Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan natin ang statistical treatment of data for Chapter 3. Chapter 3, ito yung nagtungkol sa plan ng research na tapos na natin yung apat, nandito na tayo sa panlima. Kapag sinabi nating statistical treatment of data, ilalagay mo lang dito, i-explain mo lang dito lahat ng statistical formula na kailangan mo para ma-analyze at ma-interpret yung data. Saan yan nakabase? Babalik ka sa SOP at sa inyong objective. Para malaman yung iba't ibang statistical treatment of data, may video ako tungkol sa initial test and hypothesis testing. Ilalagay ko yung link dito sa upper right corner na to. At yung video na yon ay maaaring makatulong sa'yo kung paano makakapag-select ng formula para sa iyong research depende sa iyong SOP. Pwede mo rin ilagay dito yung mga verbal interpretation na nakatable na ng iba't ibang computed values para sa iyong mean. Bigay tayo ng example. Ipapakita ko sa inyo yung statistical treatment of data ng research proposal ko. So again, this is the last part of Chapter 3. Isa-summarize lang dito, naka-number siya. Una is the simple percentage. Kahit gaano pa kasimple yung formula, kung kailangan siya, isasama siya. Ginamit to doon sa pagkuha ng sample. Yan. So, kailangan yan. Pwede nyo rin isama dito pala yung Slovin's formula kung kayo ay magsasampling technique. Hindi ko lang naisama dito kasi hindi naman ako nag-Slovin sa study na to. Weighted mean, ito yung formula ng weighted mean. Tapos ito yung sinasabi ko kanina na pwede na kayong maglagay ng table ng interpretation ng weighted mean. Nasa sa inyo yan kung paano ang magiging interpretation ninyo. Next, itong Likert scale, ito yung scaling ko. Ito yung scaling na lalabas sa questionnaire. Ito yung kanilang verbal interpretation. Tapos kapag ako ay nagko-compute na, ito yung mga equivalent ng weighted mean. Tapos, dahil yung aking study ay tungkol sa significant relationship, ang involved ko ay Spearman product moment correlation coefficient. Or yung Spearman Rho. Pero itong Spearman Rho, hindi siya sapat para makuha yung significant relationship, kaya dapat gumamit pa ako ng t-test for correlation coefficient. So, tatandaan nyo yan ha. Kung kayo din ay gagamit ng Spearman, hindi dapat sa Spearman magtatapos. Laging may kasunod, palaging may kasunod na t-test for correlation. Ipapakita mo lang yung formula. Tapos ano yung ibig sabihin ng bawat variable sa formula na yon. So ganyan tayo gumawa ng statistical treatment of data. And that ends our Chapter 3. Thank you for watching! If you learned from this video, please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell icon. See you on our next video!